Buenos dias, señoritas y señoritos. Today, me and Miss Arlene Stone from the US, na isa sa mga witnesses against Pastor Apollo Quiboloy, will talk about the whereabouts of the pastor. At we will also talk, I will also ask Arlene about the issue of the private army ni Pastor Apollo Quiboloy. So please tell me kung okay tayo, because we will join up with Arlene na kung everything's okay dito sa atin. I-check muna natin. And please share this vlog, ha? Lalo na yung mga nagtatanong-tanong pa rin. Okay. So with the sound being okay, if everything is already okay, we will join Arlene na. Ha? We will join Arlene. Si June Castro, okay naman yung sound natin, June, no? Kasi medyo may pagkaluma itong isang mic na ginagamit natin. Hopefully okay, no? Para hindi naman sayang yung programa natin kay with yung collaboration natin kay Arlene, ha? Hindi naman sayang. Si J. Bill from Montreal, ha? Okay. So sige, join na tayo. Okay na po sound. Yes, thank you si Richard Eliazar. Okay, join na tayo kay Arlene. Okay, online na daw tayo. Kawawa na si Arlene. Kanina pa, iniintay ako. 10 o'clock sana ito. Okay, join stream. Sana rin yung sound dito. Putting everything together, sabi dito. Yung camera ko pala, naka-on. Sandali. Patayin natin itong camera dito. Okay, allow, microphone. Allow. But join stream. Very powerful man. Tapos pinulambat tayo. Hello, sir. Hi there, Arlene. Sorry ah, medyo na-late na naman tayo. Sabi siguro ni Arlene, ano ba ito mga kababayan ko? Filipino time. It's okay, sir. Nalilate din ako. Okay, oo. Kaya lang, sa atin, no? Mahalaga talaga yung oras. Eh. Pala, sir, dyan sa inyo. Ano? At salamat. Salamat again. At tayo ay pinag-unlakan ulit ninyo. Na of course naman. Sa live. So honored, ang daming kahit ako dapat guest mo, pero ako magtatanong sa iyo kasi lahat ng tao are asking the same question tulad yung tinanong mo sa title, ha? Nasaan si Quiboloy? Kaya nga sir, yan ang pag-uusapan natin, sir, nasaan si Quiboloy? Meron akong natanggap na article galing dito sa Inquirer. Okay. No, gusto kong i-share ito kasi sila din nagtatanong, nasaan ba si Quiboloy? At ang ganda ng kanilang article na ito kasi merong by section, no? Okay, okay. Gusto kong i-share ito at para mapag-usapan natin. Pero before that, sir, siguro pwede niyong i-welcome yung ating mga guests at batiin po sila. Of course naman. Di ko ata nagawa yan last time eh. Kasi nakuan tayo, nalito lang tayo. Okay, thank you very much to all subscribers. And alam mo, Arlene, tayo, kahit hindi subscriber natin, nakikita mo, millions of views, pero hindi lahat nagsasubscribe. Kasi meron naman, hindi nag-agree sa atin. Pero tuloy-tuloy pa rin sila nanonood sa atin. So lahat ng mga viewers ng New Beginnings, Arlene Rax, at good morning to you all kung dito tayo kayo sa Pilipinas, or good noon, good afternoon, good evening everywhere. Ako pala si Vlogcaster Armand Dean, na meron rin ako sariling channel ko na Vlogcaster Armand Dean. Philippine-based ako, a former investigative journalist,
and a public former public relations executive na ngayon I'm into business, I'm into the commercial development business, nagpaparenta kami ng mga, nagtatayo kami at nagpaparenta ng mga buildings, pero, commercial buildings, pero nagba-vlog rin tayo. Like Arlene, meron siya advocacy to help the victims of Pastor Apollo Quiboloy, give them justice. Ilan na ba, Arlene, nabibilang mo? Hundreds? Thousands? Thousands na, no? Marami na sila, sir. Hindi siguro, mabi. Ano na, thousands. Thousands. Marami na sila. Oo, ang dami, no? Yung directly and indirectly, yung sinasabi mo na ginagatasan, biro mo ginagatasan ni Quiboloy. So, andito kami, wala kaming agenda dito except to get justice. Ganon rin si VAT. Ang short name ng channel ko, VAT. VAT tayo sa mga magnanakaw, VAT tayo sa mga corrupt, VAT tayo sa mga rapist. So, join me in my advocacy rin. You can check the Vlogcaster Armandin channel or VAD lang, V as in victory, VAD, and then subscribe to my channel. Dumami nga, Arlene, nung nag-quan tayo, nag-collab tayo, dumami pareho yung mga subscribers natin. Nagka 138,000 tuloy ako. Kaya nga, sir, pasalamat tayo sa ating mga subscribers dahil sinishare nila yung videos natin. At saka, marami pong natuwa nung ano natin, nung nakaraang live natin. No, kasi maraming bagay na na-discuss natin doon na usually hindi na pag-uusapan ng regular na segment ng vlog. Yes, pero it's because na, you know, nagtatanong ko kayo, nasasagot ko yung tanong yun na yes. hindi ko naiisip yun na i-discuss. Oo, pero kasi sa'yo, Arlene, parang ordinary knowledge mo lang yun. Parang wala lang yung sa'yo, pero sa amin, mahalaga talaga yun. Opo, kaya marami pong salamat, sir. At sa mga viewers natin, salamat po sa pagtangkilik ninyo sa channel namin ni Sir Arman, Vlogcaster, at sa New Beginning. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe our channel para updated po tayo sa mga, no? Tulad ni Sir Arman, meron din po akong tawag nito yung cause na pinaglalaban kung saan bigyan po ng justice yung mga victims ni members pa ni Quiboloy, mga workers, dalangin po na yung mga isipan po nila ay mabuksan, no? Makita po nila ang totoong mga nangyayari na wala pong walang kapal kasi as of now yung iba sa kanila yung mga minds nila ay clouded pa rin kasi wala pa rin silang ibang pinapakinggan kundi si Quiboloy. Kasi doon po, sa loob ni Quiboloy, bawal po silang manood ng TV. Grabe. Bawal po silang manood ng news. Oo. So yung paano social media, nila, Arlene? If I may interrupt, paano yung social media? Yung mga YouTube, mga kwan? Tulad bawal ng channel sila, mo. Sir. Bawal ng YouTube. May nagbabantay bawal sa kanila. May ilan lang po na pwede. Yung kung tinatawag Grabe. Nila na makaano daw, mapagkatiwalaan iilang mga workers. Pero yung hindi po pangkalahatan, pili lang po. So marami talaga ang hindi nakakaalam kung ano ang mga nangyayari. Shocking. Kaya sabi Shocking. Nila, gawa-gawa lang din lahat. Shocking so, yan, Arlene. Ha? Meron pala, pinag-uusapan natin yung ganyan, yung pinagbabawalan social media sa Iran, sa China, sa Russia, yung mga Korea. Meron sila Korea, sa North Korea, meron sila sariling sa social media nila, pero yung social media ng buong mundo bawal. So ganun nangyayari pala yan sa Pilipinas ngayon. My goodness. Yes, ganun sir, ganun po. Matagal na pong ganyan Shocking. Sa loob ng ng compound ni Quiboloy. Parang North Korea talaga yung Grabe. Style diyan. Bawal manood ng news. No, yung pinapakinggan nila si Quiboloy at saka yung SMNI lang, 24 hours yan. Kaya maintindihan po natin kung ano yung line of thought ng mga nandoon pa, yung mga workers ni Quiboloy.
No, very limited talaga yung information na nakikita nila. Yeah, it's sad. Grabe. Kaya pala Arlene, di ba, parati, you are always vlogging na pinapahiwalay nila yung pamilya kasi takot nila yung pamilya, sasabihin nila, sasabihin sa kanila yung totoo at baka mauntog sila. Kasi ngayon, parang naka-helmet sila eh. Oo, sir. Tsaka, yung family unit kasi, sir, is very, tawag nito sacred. Very, tawag nito strong. Kung hindi po bubuwagin yan ni Kibuloy, hindi po siya makapag-penetrate sa bawat isa. Kaya kailangan niyang tumbahin yung foundation. Kasi family is a strong foundation ng bawat isa eh. No? Katulad ko, yung strong foundation ko, yung family ko. Kung bubuwagin yan, parang mawala na ako sa ano, sa aking mundo. Tapos yan na, papasok na yung mga manipulation ni Kibuloy. Yung kanyang mga mind conditioning na ginagawa niya. At hindi natin namamalayan kasi alam niya kung paano i-apply, no, kung anong klaseng dosage yung i-apply sa mga ganyang pangyayari. Kaya hindi natin namamalayan na tayo ay na-brainwash na pala, no, masyado na tayong na nakapasok sa lungga ni Kibuloy. Oo. At ang hirap talagang makawala. Makawala, no? Grabe, ang hirap makawala. So para tayo ay nakapasok na. Para napapanood ko rin yung mga vlogs mo, parang combination, no, yung pananakot pagkatapos reward. For example, yung mga nire-rape niya, bibigyan ng bahay, ganun, or bibigyan ng scholarship. Or yung kwa naman, sir, pasaway, torture. Magaling po si Kibuloy mag tawag nito yung i-intimidate niya yung bawat isa sa amin. Yung lalagyan talaga niya ng takot yung aming mga puso. Sasabihin niya na kami ay mai-inferno. Pag kami ay magtanong man lang, no, meron na kaming serpent seed. Ang serpent seed po, ibig sabihin, yung espiritu na minana daw natin galing kay Adan at kay Eva. Ah, yun, oo. Oo. Kasi si Adan at si Eva, yung nagbiktima sa kanila, yung serpent daw eh. So, pag nagtanong lang kami, ha, meron na kaming serpent seed, kaya bawal talagang magtanong doon. Lalong-lalo na parang mark yan ng ni Cain, no? Parang mark ni Cain. Pero meron pa ata sinusuot na damit na serpent seed ka, di ba? Yes. Para iwasan ka ng lahat, hindi ka kausapin ng lahat. Oo. Kapag sinuway niyo po ang utos ni Kibuloy, nako, papadala na sa tamayong yung mga babae, kinakalbo yan. Lalong-lalo na yung mga pastoral, no? Oo. Kapag nahuli sila na may kausap na lalaki or may ka-text, papadala na yan sa tamayong. O kaya, pag ayaw nila na, you know, ayaw nilang ialay yung kanilang mga sarili sa Savior, ay papadala na sila sa tamayong. Pagdating doon, papasuot na sila ng orange na t-shirt na may nakalagayang serpent seed, tapos meron silang placard na, ay, grabe, na nakalagay sa kanilang ano, human rights abuse yan. Kanilang liig. Oo. Gaw. Pero before yan, kinapalo muna sila. At yung ano, yung isa sa mga wanted na yon, si Inting Canada, si Crescinto Canada. Ito ba yung barangay captain? Opo, yung okay. Barangay captain. So ano yun na ginagawa? Anong role niya? Oo, siya po yung namamalo sa mga ano, sa mga workers. Oo. Oo, tapos pagkatapos ng paluin, yun na kinakalbo na sila, tapos nakasuot na sila ng t-shirt na serpent seed. Tapos inilalagay na sila sa harapan para ipahiya talaga. Grabe. Yun ang purpose doon. They will break you apart. Oo, kasi kahit hindi po nila kasalanan yon, yung mga ano, karamihan kasi doon, yung mga gawa-gawa ba, kasi kapag ka sinuway mo si Pacquiao, lalagyan ka talaga ng kasalanan na kahit hindi mo ginawa, ipapanish ka. Tapos you would feel bad about yourself, tapos pasusulatin po kami, no? Pagagawan kami ng tawag nito confession,
letter. Grabe. Tapos pagka nagsulat ka ng confession tsaka commitment letter, babasahin niya ni Pacquiao. Mm. Pag hindi siya satisfied doon sa mga sulat mo, ibabalik sa iyo yung sulat mo at sasabihin magsumulat ka uli at ito ang isulat mo. Grabe. ABC. Oo. Dapat ito, akuin mo na ito ang may kasalanan, hindi ako. Oo, hindi ganun. Siya, never siya. Perfect siya, perfect. Perfect siya, oo. So, ikaw, kasi gusto mo rin na ano, makakain man lang, so, gagawan mo ng kasalanan yung sarili mo. O, susulat ka na, kunyari, gagawa ka na, o, kasalanan ko ito, para lang makakain ka man lang o makainom ng tubig. Ganun doon. Grabe kung, talaga. Kung may serpent seed, ano naman tawag sa seed na galing sa serpent ni Kibuloy? Seryoso na nasita. Holy what? Fluid. Holy fluid. Holy seed yan, sir. Holy seed, no? Oo nga, no? Kung may kabaliktaran pala yun. Holy seed, no? Sino? Siguro bawat patak, langit, di ba? Ganon. Bawat patak, equivalent to 10 years in heaven. Ganon. Or 20 years in heaven. Oh my goodness. Arlene, meron pala nagpapatanong si Kwan dito. Si Leo Mijares. But itanong mo pala kay Arlene kung kilala niya ang coordinator sa Indonesia na ang pangalan ay si Rico, matangkad na lalaki. Rico. Yes, si Rico. Kilala mo? Yes, oh. Kilala po natin yan. Ano siya? Nandiyan pa rin? Active pa rin? Sa ngayon, nasa Indonesia pa rin siya. Ganito kasi ang story dyan. Yung asawa ni Rico ay apo ng king sa Indonesia. Oh. May pera po sila. Oh. Ngayon, itong si Kibuloy, itong kingdom, nangutang ng pera sa kanila. Ewan ko kung ilang milyon. Hindi natin alam yan. Kaya, ang galing ni Leo. Hindi makaalis-alis. Dahil sa utang ni Kibuloy. Gusto nila ma-singil muna. Pero ewan ko kung paano babayaran yan ni Kibuloy. So, ibig sabihin, Arlene, wanted rin sa Indonesia si Kibuloy. Hindi po na, wala pa naman pong kaso doon. Pero yung worker niya na may kaya, katulad ni Rico Tubing, may utang po yung ministry kay sa pamilya nila sa kay Rico Tubing. Galing. Kaya andyan pa rin si ano si Rico Tubing para nag-aantay na mabayaran ni Kibs. Kawawa naman, no? So, yung parang hindi siya makaalis dyan. Parang ganun po. Pero, siya naman yung ginawang in charge doon sa Indonesia. So, ngayon, ewan ko lang kung ano na ang development sa sitwasyon doon. No? Kasi, sa last na ano, pagkakaalam ko, yun ang standing nila. Nag-aantay sila na mabayaran sila sa utang ng ministry sa kanila. Ang galing ah. Tingnan nyo guys, yung mga nagdududa pa kay Arlene. No? Ang galing oh. Kwan talaga, kwan ka talaga, no? Nasa high echelon ka talaga noon, no? Arlene? Ganon po. Meron po tayong maliban sa tayo ay masyadong nosy nung time na nandoon ako. Hindi kasi nila alam na nag-o-observe ako, sir. Mm-hmm. Oo, dati. Kasi noon pa man, very observant ako. Kaya lagi akong nakikita doon sa pastoral. Kasi dyan sa pastoral, yung mga ano, yung mga naaalay kay Kibs, yung talagang masunurin. Mm-hmm. No, tayo kasi medyo matigas yung ulo natin. Pasaway. Pasaway. Kaya ayaw ni Kibs kasi baka mabuking siya o kaya baka maputulan siya ng ano ng daliri. Buti ko daliri lang. baka sa ginagawa niya yan, baka yung may isa diyan sa mga kon may chastity belt biglang
Buti hindi ito nag-STD si Kibuloy, no? Sa dami. Mga ano naman yan, sir? Mga malinis naman yung mga pastoral dyan. Course naman, no? Kasi biro mo from 12 years old, inaalagaan na, no? Yung iba po, dyan na lumaki. Dyan na lumaki, oh. Ano, Stephanie Ibarra, 6 years old pa lang yan dyan. Tapos ngayon, ilang taon na, I think Stephanie is 32 or 33 years old. Andyan pa rin kay Kibuloy, ilang beses na yan lumayas. Pero nahuhuli kasi sabi ni Kibuloy, walang kingdom kung wala si Stephanie. Ganon. Bakit? Ano bang kahalagahan nun sa kanya? Ano po, masyadong obsessed si Kibuloy. Ni Kibuloy, hindi niya pinapaaral yung batang yan para manatiling ano, manatiling mangmang. Kawawa naman, no? Baka magaling. Ignorant. Kawawa po. Pero ano, napakaganda ng bata. Oh. At baka magaling, no? Hindi po natin alam. Yan na po lumaki yung batang yan. Kasi meron rin siya mga foreigner. Siya na rin yung ano, siya na rin yung naging ano. Diyan kasi sir, kapag tumagal ka sa katulad ng pastoral, no? Kung ano yung ginagawa sa kanila, kalaunan, sila na naman ang nagiging bugaw sa mga baguhan na pumapasok dyan. Sila na naman yung nagpa-facilitate sa mga bago. Gaano kagalante siya sa mga pastoral? Yun, isinasama niya sa mga travel, mga hotel, ganun. Binibigyan ba pera, ganun? So, dollars? Yes po. Yung pagdating po sa mga pastoral, alaga-alaga po sila ni Kibuloy. Oo, yung iba po, yung mga pamilya nila ay binibigyan ni Kibuloy ng bahay, katulad ni Jacqueline Roy. Example. Yung pamilya ni Jacqueline Roy, yung nanay niya, binigyan ni Kibuloy ng bahay. Yung kapatid ni Jacqueline Roy, nasa Davao, hindi ko alam kung transfer na yung title ng property na tinirhan nila, pero nakatira sila doon sa labas ng compound na ang ministry ang nagbabayad. Tapos nibigyan sila ng sasakyan, meron pa silang allowance. So ano talaga, bongga yung buhay ng mga pastoral kapag sila ay masunurin. Mm-hmm. Pero kapag sila ay sumubay, lahat po yan binabawi, kinukuha po yan uli ni Kibuloy. Balik po sila sa zero. Tapos magpapatunay na naman uli. Ganon ang kalakaran doon. Good you brought that out, Arlene. Kasi marami rin nagtatanong, so ano bang lumalabas sa mga chat groups nyo? Anong lumalabas sa mga usap-usapan? Saan na siya ngayon? Bago natin i-play yung inquirer ko, saan na siya ngayon? Yan po ang tanong. Pero, sabi ng PNP, wala na daw sa Davao eh. Hindi po totoo yan. Hindi po kami naniniwala na wala na sa Davao si Kibuloy. Nasa Davao lang po si Kibuloy. Yung PNP natin sa Davao, sila ay takot o kaya pinoprotektahan din nila si Kibuloy, it's because of Duterte. Mm-hmm. Kasi meron pa rin kapangyarihan ang mga Duterte sa Davao. No? So kung ano yung mga sasabihin ng mga Duterte, yun pa rin ang ginagawa ng mga PNP natin. Kaya parang yung justice natin dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na dyan sa Davao, parang mahuhulog na lang sa deaf ear, no? Ang mga nangyayari. Pero masyado namang halata. No? Itong mga ginagawa nila, masyadong halata. Kaya sana yung taong bayan na magsigaw ng justice. Kasi very obvious yung ginagawa nila ngayon. Pumunta pa sila doon sa compound. Nakita ko ha? Pumunta sila doon sa compound. At sa Tamayong, yung isang wanted, si Crescente Canada, yun pa ang nag-assist sa mga PNP. Oo. Tapos nakipagtawanan pa, sir. Ganon? Nakipagtawanan pa sa mga pulis, nakipagtamayan. Aray. Nag-raid daw sila.
Ni-raid nila yung ano, yung unraid, yung unraid na naka-smile ang mga pulis. Oh, naka-smile. Oh, tumatawa pa si Kisinte Canada. Oh. Welcome, boys. Meron kayong mga angels doon sa loob. Parang ginagawa tayong loko-loko. Oo, okay. Arlene, meron ka noon vlog na nagtatago siya sa ano yun, Kwan, na mga tunnel dyan, ganun? Ang alam ko po, sana marinig ito ng ano ng PNP o AFP, no? So, ikalat ng mga Kwan natin, mga subscribers, please i-share nyo itong vlogs namin. Ang alam ko po, yung kingdom na yan, kasi ang plano ng kingdom na yan ay magkaroon ng yung tunnel dyan sa ilalim. Kasi parang gagawing ano, yung kwarto ni Kibuloy, preparation, bago siya mag-preach. Kasi yung plano dyan, merong parang ano, elevator na sasakyan niya bago siya pupunta sa pulpit. Okay. Sa stage. So galing po 'yan sa ilalim. Okay. So meron pong tunnel diyan sa kingdom na ginagawa nila sa ilalim. At yung ano po, yung JMC, may tunnel din diyan. However, may marami pong daga diyan sa ilalim at 'yan po ang tulugan ng mga workers ni Kibuloy, ng mga lalaki niyang workers diyan sa ilalim ng JMC. Wala pong window yang ano yang ilalim ng JMC na yan. Pero, so I doubt na andiyan sa JMC. It's more likely na nasa ano pa, nasa kingdom. Kingdom mo. Pagdating naman doon sa Tamayong, sa pagkakaalam ko po, wala pong ano doon, walang tunnel doon kasi nandoon pa ako nung under construction yung Tamayong. Oh, isa pa ako sa mga nagtanim ng mga bulaklak diyan at ng mga Bermuda. Kasama si Mang Canor. No, so walang ano diyan sa Tamayong. Wala akong alam na may tunnel diyan. Pero marami na siguro sila ginawa, lalo na ngayon, 'di ba? Na wanted na siya, baka ngayon as we speak, dinadagdag yung tunnel na 'yan. Siguro sir, pero ewan ko no kung makapagtrabaho pa sila kasi kapag binabantayan na, meron tayong equipment na heavy equipment eh. You know, malaking equipment yung ginagamit. So ewan ko kung nagagawa pa nila yan. At saka sa pagkakaalam ko, hindi naman preparado si Mang Canor na mangyayari sa kanya to. Kasi ang pagkakaalam niya, siya yung masusunod. Yung laws, siya yung laws. Okay. O siya yung ano, sinusunod talaga. Kaya hindi niya nakita na darating sa kanya to na magtatago siya. Na no? Diyos siya, yung, untouchable ano, siya. Kingdom, hindi yon plano niya na pagtaguan niya. Kundi plano na preparation yon pagka meron ng functional na yung kingdom. So, ano yung sinabi naman ni former President Duterte na yung itinatago-tago siya ng mga miyembro from one house to another? So kwan lang yun, parang red herring lang yun para malihis lang yung kwan, yung attention sa kingdom. Siguro alam naman ni Digong yan na may taguan diyan sa ilalim ng kingdom building, no? Alam ni Digong yan kasi nakapunta siya dyan sa loob at alam niya ang plano. However, yung Tamayong ko, marami pong mga quarters, marami pong mga buildings dyan. No? Tama po yung sinabi ni former president na marami pong mga bahay-bahay dyan sa Tamayong na pwede pong lipat-lipatan ni Mang Canor. At yan po ang isang plano dyan na yung mga buildings na yan ay tirahan ng mga workers, pero yung mga workers ni Kibuloy nasa tent nakatira, yung building empty. Grabe, nakatent? Nakatent sila. Grabe, no? Human rights abuse talaga. Grabe. Mm-mm. So, pag may mga bisita doon, katulad ni former president, o kaya yung mga pamilya nila o kung sino pang mga politicians. Kahit ako, nung bumisita ako dyan na okay pa yung relationship namin ni Mang Canor,
binigyan ako ng isang building diyan para sa wow. para sa family ko. So sa mga ano lang, sa mga guests na yun bang tinatawag na high-end ng mga guests, mga powerful, oh, meron silang matitirhan sa Tamayong. Pero yung mga ordinary na worker, nasa tent lang sila nakatira. At yung iba, nasa ano, yung mobile home na tinatawag. Hindi yung mobile home parang sa Amerika, yung dito, yung kwan talaga, kwan lang, oh, barong-barong. Barong-barong, opo. Kumusta yung mga spiritual wives niya? Kumusta na? Mga spiritual wives niya. Oh, yun ang ano natin, sir, ang i-discuss natin. I-share ko sa ating mga followers itong aking screen. Okay, para okay. Makita nila para we're in the same boat kung sino yung aking sinasabi. Okay, okay. All right. Ito yung tatlo na pinaka-original na spiritual wives ni Kibuloy. Okay. So, ito po, ito si Felina Salinas. Mm-hmm. Bata pa sila dito. So, ito si Felina Salinas, sa mga nakakaalam sa kaso dito sa US, mm-hmm. siya po yung umako sa pera nung naharang po sila sa Hawaii. Okay. If you guys remember that, magkano pa yun? Salinas, magkano pa yun? Na siya daw, kanya daw yung pera. Magkano pa yun? Kaya wala pa si Kibuloy. Magkano yung halaga ano doon? Ano po yun, sir? Anong halaga nung nahuli sa kanya? Yung sa mga medyas-medyas ba yun? Opo, yung $380,000 US dollars, tapos $10,000 Canadian dollars, wow. tapos 9,000 Australian wow. dollars ang international, nahuli doon. Yes, sa mga medyas nila nilagay. So, because na-detain sila noon at si Kibuloy ay merong concert dyan sa Maynila nung time na yun, kaya inako ni Felina Salinas na sa kanya yung pera na yun. But then, during the trial, ay bumaliktad siya. Sinabi niya na nagsinungaling siya para lang maprotektahan si Kibuloy para malesen yung kanyang sentence, no? Pero ang sabi ng ano, sabi ni Kibuloy, ano daw na na-absolto na daw yung kaso ni Felina Salinas sa Hawaii. Yes. Hindi po totoo yan. So saan si Felinas ngayon na out at large with Uncle Juan, yung monitoring or nasa kulungan? Nasa ano po siya, monitoring po. Meron po siyang tawag nito. Uncle Juan. Yes, Anklet. Oh. Nasa Hawaii pa rin siya. Nakapagpiyansa po siya, kaya medyo malaya siya ng konti. Yung Anklet naman, hanggang ano lang eh, 50 miles radius lang yung pwede mong mapuntahan. Mm-hmm. So, yan yun, si Felina Salinas. At siya din yung bugaw nung kapanahunan ko. Saan siya diyan? Nung ako ay naging pastoral, siya yung nagpa-facilitate kung ano yung magiging trabaho namin at kung sino yung magdu-duty o what not. Siya ba yung nakaputi? Siya yung magtatanong at i-screen sa amin yung isang tanong na very uniform kaming lahat, kahit yung mga baguhan ng mga pastoral ngayon, isa lang, virgin ka pa ba? Ganun. Meron pala reliyo na gano'n. Ganun. Virgin ka pa ba? Imagine. Inosente naman ako noon. Hindi ko alam bakit ba ako tinatanong na virgin o hindi. Bawal pala mag-serve sa Panginoon kung hindi ka na virgin. Grabe. Juan pala yan. Kulto ng mga birhen. Parang Amazona. Hindi ka pala papasok sa langit kung hindi ka birhen. Eh paano na tayo paano na tayo lahat? Kaya paano na tayo nito? Wala tayong langit, sir. wala tayo spiritual seed. Wala. Itong si Salinas. Itong nasa gitna. Ano po, sir? Si Salinas naging kuwan rin ito ng ni Kibuloy.
na naging... Opo, ano? Si Salinas, dyan na rin po yan, lumaki kay Kibuloy. Nagalaw rin, ano, nagalaw rin. Mga 13 or 14 years old po siya na kay Kibuloy na. At kapag kayo po ay naging bugaw dyan, ibig sabihin, dumaan na rin kayo kay Kibuloy. Kayo, oo, sila muna. Oo. So, yan, si Felina Salinas. Itong sa gitna, ito si Tessie Dandan. Siya yung kasamang wanted ni Kibuloy dito sa US, sa FBI. Mm-hmm. Yung nasa, ano, nasa poster na most wanted dito sa FBI. Siya yung nasa gitna. So ano naman status niya ngayon? Nasa ano po, nasa Davao yata sila, nagtatago kasama ni Helen Panilag. No? Mga ano naman sila, US so, citizen. So isa pa lang naglaglag kay Kibuloy sa kanila, isa pa lang si Felina. Opo, si Felina. Mm-mm. Pero at least very strong witness na yun, no? Hindi nakaharap sa hearing. Mm-hmm. At saka si Helen Panilag. So itong dalawa, puro mga US citizen ito. At ang dahilan kung bakit sila naging US citizen, itong dalawa, ito si Tessie Dandan, ito si Ingrid Canada, no? Mm-hmm. Isa lang po yung kanilang asawa dito sa US. Asawa sa papel. Sa papel lang. Si Ellie. Kuya Ellie. Wala silang anak. Opo, para lang makapagpapel, no? Yan na yung so, trafficking, no? Si Ingrid Canada, tapos dinivorce, tapos ito naman si Tessie Dandan, tapos meron pang iba pa na mga workers para makakuha ng citizenship dito sa US. Yung lalaki, may family yun rin? Wala po. Si Kuya Eli, wala siyang family dito. Pero meron po mga cases, no, na may mga pamilya sila, mga US citizen, yung asawang lalaki, pinakasal sa worker na babae ni Kibuloy, at yung asawang babae, papakasal sa worker na lalaki ni Kibuloy. Kailangan sila munang mag-divorce dito sa US bago sila makapag-asawa sa mga workers ni Kibuloy. So talagang broken family, oo. Talaga ang mga nangyayari. Oo. Oo. Arlene, meron pala sinabi dito yung isang subscriber ko, si Roderick de Guzman, na divert na yung atensyon ni Pacquiao na punta na kay Diwata Overload. Hindi mo siguro alam yun si Diwata, no? Hindi ko po alam yun si Diwata Overload. Hindi, I will tell you. Si Diwata, yung sumisikat yan dito na membro ng Third Sex, na nabugbog noon, na lalabas sa TV. Pagkatapos ngayon, na sumisikat siya dahil sa mga pagkain niya. Pero magandang point ito ni Roderick. That is why, andito tayo, Arlene. We are keeping pressure on the police, the NBI, and the Marcos government. Kasi tulad yung parati ko sinasabi sa mga vlogs ko, as a former PR executive with my own PR company, Dean and King's Communication, yung issue kasi may shelf life eh. Tinan mo, yung issue ni Bantag, nakalimutan na, di ba? Yeah, yung issue ni Tevez, nakalimutan na. Kasi wala silang Arlene Stone. So at least tayo, ang ginagawa natin, we keep the pressure. Kasi ngayon ang usapan yung banat na ni First Lady Lisa kay Juan kay Vice President Sara Duterte na nawawala yung atensyon yung mga issues noon. Ang tawag namin diyan sa PR short shelf life. Na kaya kayo mga subscribers, please both ni New Beginnings ni Arlene Stone tsaka ni Vlogcaster, i-share nyo kasi ang worst mangyari sa atin, mabaon ito sa limot at syempre parang pagtatawa na lang tayo nila Kibuloy, nila Duterte at yung ito mga angels nila na parang na kwan tayo, naloko nila tayo. So this is why tuloy-tuloy tayo, Arlene, sa kwan ito at campaign at advocacy na ito. Opo, kailangan talagang ituloy-tuloy ito hanggang
hanggang sa katapusan, hanggang marating natin yung end zone. Kasi oo, sayang yung ano, sayang yung effort, no, na wala tayong makitang good result. Kaya hindi pwede na pabayaan itong tama. Itong kaso na ito kasi this is a big case. Yes, ilang taon no? ka na? You know, we make history. Yeah. Ilang taon ka na sa advokasya na ito? Ilang kuan ka na nagba-vlog mag-isa? 6 years na, sir. Ah, grabe, no? Mas nauna pa sa kuan. Oh. Grabe. Oo. 6 years tapos nung una akong magsalita dito, talagang pinipictures ako ni Mang Canor sa kanyang program. Grabe. Sa SMNI, tapos kung ano-ano yung ano, yung tinatawag sa atin. Oh, pero pati kapatid mo, 'di ba? Pati kapatid mo. Hindi ako payayan eh. Kasi alam ko kung ano yung game niya. Kasi doon ako galing, siya nag-train sa akin. Bakit hindi ko gamitin yung training niya para sa kanya? Mm. Kaya binalik ko sa kanya. Kaya nandito pa rin tayo. Yeah, no? Yeah. At I'm glad kasi marami na rin tayo, sir, na ano na nakikipaglaban. No? Naniniwala ako na isang boses lang ang kailangan. Kapag tayo ay hindi titigil, maririnig din tayo at makikita natin yung result. At ito na nga, wala naman, hindi ko naman inasahan na aabot pala ako sa ano sa Senate, no? Yeah, pero yeah. Pinakinggan po tayo at nagkaroon po ng investigation kaya lumaki ng ganito yung issue ni Kibuloy. Yeah. Dahil sa ano sa ginawa ni Senator Risa sa Senado. Pero dapat mag-double time pa rin tayo, Arlene, kasi kahit si Senator Risa, syempre senator naman siya ng bayan. So ngayon ang next concentration niya at sa tingin ko abala siya diyan yung senatorial investigation naman para sa gentleman's agreement ni President Duterte with Xi Jinping. Kaya delikado, mababaon talaga sa limot itong issue ni Kibuloy tulad sa nangyari sa issue ni Arnie Teves at saka kay Percy Lapid. That's why guys, tuloy ang laban. Tayo na lang ang pag-asa ng mga miyembro ng Kwan. Kasi gagawin natin ito hanggang yung sinabi ni Arlene, hanggang we achieve justice dito sa mga biktima and ma-correct, ma-reform natin yung mga batas natin dito, yung mga may mga batas na gagawin to stop this kind of criminality sa mga pastor. First time ito, Arlene, di ba? Yung kahit ikaw siguro, first time mo na balitaan na merong talagang gagong pastor tulad ni Cap Kibuloy. Oo, first time talaga, sir. Tsaka hindi ko rin akalain kasi nga, sabi ko sa inyo, sinasamba ko si Kibuloy before. No, humahalik ako sa kamay ni Kibuloy. Kasi naniniwala talaga ako na siya yung pinadala sa huling araw. Ganun po ang devotion ko kay Kibuloy nung time na yon, nung nandoon ako. Kahit nung nandito na ako sa labas, I was still protecting him. Kapag meron akong naririnig na mga kasamahan kong workers dati na may negative na sinasabi about kay Kibuloy, no, ako yung nakikipaglaban kasi masyado akong naniwala talaga. Pero nung na-realize ko yung ginagawa niya at na pagtagpi-tagpi ko na parang puzzle ba, no, ng mga puzzle pieces na nagawa ko at nakita ko na yung ano yung parang picture, sabi ko I have to stand up kasi walang isa sa akin na tatayo kasi lalong-lalo na diyan sa Pilipinas, no? Tama. Kapag tayo ay nasa Pilipinas, tapos magsasalita ka katulad ng ginagawa ko, naku, matagal ka ng ginawang dinuguan o kaya bukis diyan ni Kibuloy. Kasi lagi niyang sinasabi na meron, proud na proud pa siya sa kanyang angel of death, no? Na sinasabi niya. Sa mga preaching niya before, sinasabi niya talaga na kami o kung sino man ang tatayo against sa ama daw o sa anak ay papadalhan ng angel of death, no? So ang angel of death, ibig sabihin yan, meron silang mga bayaran na mga umapatay
yun ang angel of death noon. At ang nagbabaya doon, ang nagbibigay ng pera, yun si Inting Canada. No, yun ang ano, yung ang inuutusan ni Kibuloy. Kaya yung ibang mga kasamahan ko na may alam sa loob at nagsasalita, hindi na sila inabutan ng umaga. Grabe. Oo, ganun. It's a good thing, Arlene, you mentioned that. Kasi, ewan ko ba itong itong gobyerno natin, siguro you blog about the statement rin of Senator Ontiveros na dinideklara na si Kibuloy armed and dangerous, yun nga dahil may mga private army siya, pero at gusto na niya i-confiscate yung 19 na baril na registered kay Kibuloy, although alam naman natin baka in thousands yan, pero sabi naman ng PNP kung wala daw wala pa raw kriminalidad ginawa, hindi pa raw considered or hindi ginamit yan mga baril, hindi pa raw considered armed and dangerous. So, alam ko, nagmo-monitor yung PNP. You educate us daw. What is the angel of death? Mga ilan ng pinatay nila? Or sinong nag-head niyan? Pwera yung si Canada? At saka, ano ito? Mga militia ba? Or meron rin mga retired police, retired military, or kahit NPA? Tulad yung ginawa ni Arnie Teves. Alam mo, sir, gusto ko sanang sagutin yan, no? Pero meron pa po tayong incoming na Senate hearing. Ah, okay. Good. Pagkakaalam ko, lalabas po yan. Yeah, so, very good. So, ayoko naman na ma-preempt yung ating, ano, yung ating investigation. Yun. Pero lalabas po yan kasi may mga bodyguards po si Mang Canorno na dating mga bodyguards na nasa ano, nasa PNP. Yun. Na sila ay na nagising na rin, no? Ah, okay. Nagising na. At na-realize nila, kung ano yung mga inuutos sa kanila ni Mang Canor, at sila po ay nasa side na natin. At darating po yung time na magte-testify sila. Kanila po maririnig ng taong bayan ang mga nangyayari. So you agree with Senator Risa that armed and dangerous ito si Kibuloy? Yes po. Yes, I agree. Kibuloy, even in social media, yung kanyang mga tauhan at siya mismo, they incite, no, sa na maging ano, maging palaban yung kanyang mga private army. Oo, so anong ibig sabihin nun? Oh, pag if you incite something violent, talagang we have to take that seriously. Lalong-lalo na yung mga armas nila ay hindi po ordinaryong armas, yeah, yun. Oo, mga oo. Automatic po yun. Galing po dito sa US. Amerika, oo. Mga Israeli, Russian gun siguro yun. Kasi dyan, madaling so, bumili ng baril. Hindi lang 19 yung, ano, yung mga armas ni Kibuloy. Marami. Siguro nasa ano, manasa 100 or 200, no? Kung ilan yung kanyang mga army, may mga issue na mga armas po yun. O, yung mga yun. Pero siguro wala pang record, no, na kasi wala pa namang nagdemanda na yun nga may at si Kibuloy ang dahilan o yung angel of death ni Kibuloy sa Davao. Kung ko ay magpa-file ng na kayo, ikaw nag-file bukas, wala ka na. Sa mga usap-usapan nyo sa loob, mga ilan na kaya ang nabiktima nito or na pinatay ng angel of death? Hindi ko po mabilang, sir, pero ang pagkalam ko, mga pastor sa iba't ibang denomination na kumalaban kay Kibuloy at sila po ay pinadalhan ng angel of death. Mga workers po na mga kasamahan ko dati, ang pagkakalam ko, merong tatlo. Yung mga talagang kilala ko, no, na pinadalhan ng angel of death. Yung isa nga doon, si Ate Elsa, isa po siya sa pinakaunang workers ni Kibuloy noong siya po ay nag-separate from UPC at nag-put up ng KOGC. Yung si Ate Elsa, isa po siya sa mga pinakaunang workers ni Kibuloy, no, at siya po ay na-assign as coordinator province ng Davao.
So na-realize po ni Ate Ilsa after many years, no, na nagsilbi dyan kay Kibuloy, na-realize niya na wala na sa tama yung pagtuturo ni Kibuloy, no. So nag-separate siya. Ang nangyari kasi maraming members si Kibuloy na sumama sa kanya. Kasi ano din yun eh, nag-preach siya. So ngayon, maraming mga members at lalong-lalo na meron din siyang mga nalalaman pagdating sa mga pastoral at kung yung mga illegal practices ni Kibuloy, alam din niya. So ang nangyari, talagang pinadalhan siya ng angel of death na worker, isa lang din sa mga workers ni Kibuloy ang kumula doon at sinira siya, tumama sa katawan niya, old. Grabe ang ginawa. Garden lang niya sa labas ng kanyang simbahan. Hello. Wala po katakot po yung pamilya nila. So yung asawa niya, yung mga anak niya ngayon nagtatago dyan sa Manila. Ay, kasi tinakot. Kapag magsalita sila o mag-file sila ng case, silang lahat ay papadalhan ng angel of death. So walang chance mag-testify ang mga yun sa Senado? Sa ngayon po, wala po akong idea kung sila ba ay mag-testify. Kasi hanggat free pa si Mang Canor, marami po ang hanggang ngayon ay takot pa. Kasi nga sa experience nila, no, imagine nakita nila eh sa harapan nila mismo nangyari 'yon. So, ngayon nagtatago po sila. Tahimik lang po sila but our supporters, you know, supporters natin. So very crucial talaga maaresto siya. Sa tingin mo, pag maaresto si Kibuloy, ang dami ng lalantad ng mga biktima. Yes. Yes, marami na talaga. Oo. Very shocking. Kapag nakuha na yan si Kibuloy, magsilabi na talaga. Kahit yung mga nandyan pa sa loob ni Kibuloy. Kasi until now, no, meron tayong informant na nasa loob pa. Yung iba nga mga pasayon. No? Pero ano, nakatago lang din. Pag nakuha na yan si Kibuloy, magsilabasa na yan sila. At sila na mismo ang magsasabi sa kanilang mga stories. Sinabi mo rin sa title mo, delikado yung mga spiritual wives, delikadong buhay nila? Delikado po kasi ngayon, lalong-lalo na, wala silang nakuha, no? Wala pa namang tawag nito TRO na lumabas galing sa galing Supreme sa Supreme Court. Oo. So lahat sila ay wanted. So si Ate Ingrid Canada, ito si Ate Ingrid Canada, di ba, nag-surrender sila. Tawag nito nung sa Davao na case. Yes. Sumurrender sila. So ngayon, nalumabas na yung warrant of arrest from Pasig, no? Pinagtaka natin, bakit hindi sila malocate ng PNP? No? Napumunta doon sa opisina ng NBI, nagpiyansa after few hours. Tapos ngayon, nalumabas na yung sa Pasig na unavailable. Bakit walang isa sa kanila na nahuhuli? Oh. So, alam yung ano, whereabout ng ito. Kahit kay Kibuloy. So what you're saying... Kibuloy naman natili na walang naghahatid ng pagkain, no? Yeah. Merong naghahatid ng pagkain dyan sa kanya. O kahit palmolive lang man. Naghahatid ng palmolive. Baduy talaga. Mayaman ka na. Ganon ka na. So, mabango kaya yung palmulin, sir? I-try mo kaya yan sa ano, sa asawa mo. Sige. Wag na, baka maalala ko pa si Kibuloy. Naalala ko mabad siya. So, what you're saying, bakit noon na issuean yung non-bailable na warrant,
kaagad na aresto. Ngayon, na mas may seryosong warrant na kasi non-bailable na, bakit hindi sineserve or bakit hindi inaaresto? Di ba? Yes po. Mm-hmm. Kasi kulong, yes, kulong na taga yan, automatic itong lima. Di ba? Lima sila. Wala na yan bail. Oo. So isa pa yan, misteryo dyan. Ano? Oh, tsaka hindi papayagan ni Kibuloy kasi itong si ano, si Ate Ingrid, siya talaga yung pinakauna na ano, na spiritual wife ni Kibuloy at siya yung right hand even now, no? Siya yung consider na queen doon. So ngayon, kung itong si Ate Ingrid ay makukulong, parang hindi mapakali yan si Kibuloy. Oo, maraming pwede magsabi niya. Mm-mm. So, ngayon, nakapagtataka bakit walang isa sa kanila na nahuhuli. Oo. Ano bang nangyayari dyan? Yan ang misteryo. Kaya guys, please share this vlog namin. I-pressure natin ang PNP. Lalo na yung si retiring jail na yan, si Alden Delbo na Kaberde 25 ba? Ano, sa birthday ni bago mag-birthday si Kibuloy, makuha na siya, no? Lagi pa namang may party yan sa birthday niya. Baka sa ano, sa pag nakuha na siya, magpa-party. Yung mga biktima, magpa-party. Kumusta ba yung mga previous parties ni Kibuloy? Gaano kabongga? Ay, nako sir, pagka mag-party yan si Kibuloy, lalong-lalo na kapag birthday niya, lahat kaya ng mga members at workers, may mga goal yan na dapat ibigay, no? para sa kila kay Kibuloy. Mga attendees ng kanyang mga party, syempre, mga senators natin dyan na halata naman, no, na sumusuporta sa kanya, yung iba, hindi ko nakita na sumusuporta pero quiet sila. Mm-hmm. O, patulad ni Escudero, ni Crespo, pumupunta yan doon sa compound before. Pero hindi sila nagsasabi, pero pumupunta sila lagi noon kapag may mga function dyan sa loob ng compound ni Kibuloy. Lalong-lalo na kapag birthday ni Kibuloy, yung mga malalaking tao tulad ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Oo, pati no, si JMA. Si JMA. Mm-hmm. Oo, lagi yan doon noon. So, ewan ko lang ngayon kung ano na ang magiging parte sa birthday ni Mang Canot. Malapit na yung April 25, ilang araw na lang, no? Oo. Kaya nga, sabi ko noon na dapat... Yung pagkain dyan, libongga talaga. Mga lechon de baka, mga overflowing yung mga... Grabe, oo, mga halit. Tsaka, si Mang Canor, very picky siya pagdating sa kanyang mga choices. Kahit sa pagkain, sa mga design, siya talaga yung... nasusunod, oo. Siya yung final na mag-approve. Siya din yung titikim muna. Kung approve sa panlasa niya, yun, uorderin yun. Magpapakater yun. Mm-hmm. Well, kaya yung mga bisita niya, hindi talaga nagre-reklamo sa accommodation. Baka baka meron pang pastoral na kasama yung mga kalalakihan. meron talagang nagsabi na ino-offer daw. Ah, ganun? Hindi ko lang pwede banggitin dito. Kahit yung mga katulad ng mga nagtatrabaho sa kanya na hindi mga workers, no? Pero yung iba naman no, na may mga may mga pamilya, they decline naman the offer. So alam ba ni mga ganun? Alam ba ni sino pa to, si Hart? Alam ba ni Hart yan? ni Hart Evangelista, kaya pala parati si
Si Kwan dyan ha, si Cheese dyan ha. Lagi nga, nag-cheese si Cheese. Ah, ganun? Pati si Subiri, di ba? Oo. Stretch pa yan, si Subiri. Ah. Oo, yan. Kaya pala, si Kwan kaya, si Tatay Diggs. Meron rin. Ay, si Tatay Diggs. Ano na yan? Sold na yan. O, automatic na yan. Automatic na yan. Eh kung babae ang guest, like si Vice President Sara. Si Kimberly no mismo. Ay, grabe, oh. Ano yung ipapakita mo sa Kwan? Ano yung pinapakita mo sa PDI? Inquirer? Opo, yung sa Inquirer, okay, pag-usapan natin ito. Sandali, sir, ha? Oo. I-share ko itong itong article. So, ang gusto ko dito, kasi meron silang katulad nito, si Duterte ginawang administrator. Pero dito, katulad ng tanong natin, tinatanong din nila, nasaan na ba si Mangkanor? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin malocate ng ating PNP at ng ating NBI? Saan na ba siya nagtatago? So, at ano na yung kaugnayan ni former president, no, na vocal naman si Digong, na lagi niyang nakakausap si Kibuloy. At nagdi-dinner pa nga sila. Pero bakit hindi niya masabi kung nasaan? Na isipin natin, former president siya, dapat diba siya yung una na mag-abide sa law natin. At saka lawyer pa siya, Arlene. Lawyer pa siya. At saka lawyer, alam niya yung batas. Bakit siya mismo ang umaapat sa ano sa law natin sa Pilipinas? Parang ini-encourage pa niya yung mga tao na katulad ni Kibuloy, kapag ikaw ay kriminal, magtago ka. Hanggat kaya mo, wag kang magpakita kung hindi favorable sa iyo yung deal. No, parang noon kaya nakakadismaya ba yung sitwasyon na ganito. Saka yung ginawa pa siyang ano administrator para i-save yung mga ari-arian ni Kibuloy. So, parang very obvious ba na may nangyayaring lutuan oo. Behind the back door. No? Saka, itong ano dito, itong bargaining chip na tinatawag nila, parang na-involve dito si BBM. Kasi ayaw ni BBM na papasukin dito yung ICC para imbestigahan yung former president natin. Tapos yung former president natin nagpo-protect ng someone like Kibuloy, no? Isang fugitive. So, ang daming anggulo na nakikita natin dito. So, sa tingin ko, bakit pinoprotektahan ni BBM si former President Duterte? It's because, di ba si Digong yung nagpalibing ng tatay niya? Sa libingan ng mga hero. Siguro, pinanaw din. Libingan ng bayani. Mga bayani. Libingan ng mga bayani. Kaya siguro, ayaw na paimbestigahan si Digong. Pero bakit? Napaka-unfair naman. Kung siya ay walang kasalanan, wala naman sigurong masama kung imbestiga. Tama. Pero Arlene, ang nakikita ko dyan, mas malalim eh. Baka may alam si Duterte rin sa mga nangyaring katiwalian, di umano, sa last election. So yun siguro alas ng mga Duterte kay President Bongbong Marcos na isisiwalat nila yan. Which, of course, will bring down the
legitimacy of the Marcos government. Yan rin nakikita ko dyan. Tama kaya po. Parang takot-takot siya na at tama ka na related rin talaga yung kasi kung mawala na yung protector ni Kibuloy, kung let's say malabas na yung arrest warrant ng ICC, kay International Criminal Court, kay Kibuloy, kay Duterte, kung ma-aresto na yung mga Duterte at physically wala na si Duterte, si Sara, si Bongo, at saka si Bato de la Rosa, eh vulnerable na rin yan si Kibuloy. Kasi ngayon, tama ka, hindi parang untouchable siya sa Davao because of the political clout ng mga Duterte dyan. At siyempre, sino ba naman, kung nandyan ka sa Mindanao, sino ba naman gusto maging kalaban mo mga Dutertes? Tama po. Mm-mm. Parang gagawin ang lahat na maging ally mo sila kasi makapangyarihan talaga sila dyan sa Mindanao, lalo na sa Davao. Kaya nga, dapat kung ako rin talaga, sinabi ko na nga ito sa previous vlogs, kung ako yan presidente, tinanggal ko na yan si General yan ang kwan yung chief ng Davao Region 11 PNP chief na si provincial PNP office na si Alden Delbo, General Alden Delbo, na siya yung umamin na ka-birthday niya si Kibuloy at doon na siya nakikiselebrate kay Kibuloy. So, dapat tinanggal na ito. Hindi na hintayin yung kasi his tenure will end pag-retire niya sa April 25. Di ba? Parehong birthday nila ni Kibuloy. So, earlier, we issued a challenge to him. Gawin mo na parang legacy mo sa bayan na bago ka lang mag-retire and that is about 19 na ngayon, 6 days away. Gawin mo na legacy sa bayan, you will go down in history as the general na nakahuli kay Kibuloy. You will be part of history ng Pilipinas. Pero mukhang walang nangyayari tulad ng sinabi mo na yung mga co-accused na facing non-bailable arrest warrant, walang ginagawa ang PNP. So ang suspecha ko nga dyan, meron kasi practice dito sa anong tawag namin pabaon, yung pa-retire ka na let's say, PNP chief or Bureau of Customs chief or kaya regional director lang ng DPWH or secretary ng DPWH. So bago sila mag-retire, umiikot sila para yung pabaon, yung meron nagbibigay sa kanila or kung sa Supreme Court or Court of Appeals, may mga kaso ibebenta nila sa para talunan yung kaso ng isang company versus another company kapalit nito. Kumbaga, paalis na sila, syempre sa retirement age nila, hindi naman malaki yung pension, alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi naman malaki ang pension tatanggapin nila, pero meron sila pabaon mga 10, 20 million, 50 million, 100 million. Yan ang tawag na pabaon dito. So, ang mga pwede hindi malayo hindi naman natin inaakusahan itong si General Delbo pero hindi kaya si Kibuloy ang pabaon ni General Delbo, kumbaga hanggang andito ako hindi kita pahulihin. So we're just wondering, yeah, is that kind of thing existing? We're just wondering. Yeah, that's so sad, sir. Kasi talagang ganyan ang kalakaran dyan sa Pilipinas. Parang walang hope na mababago yung tama. Yung corruption. Yes, no? Yes. It's walang hope ingrained na ng sistema. Ng department sa government natin, mga corrupt pala talaga. Talaga, no? Talaga. Pagdating sira, wala talagang katayo na merong ethical value yung isang leader. Yeah, meron nga dito yung, I don't know if you're familiar, yung si Carlos Garcia, hindi yung presidente, yung isang controller ng PNP. Hindi pa siya PNP chief. Controller lang siya or finance officer sa time ni Gloria. Nagnakaw siya ng 300
3 million for his parang pang-enjoy na niya, pang-travel, pang-kwan, pang-sarap na buhay when kung nag-retire na siya. So before siya nag-retire, nag-knockout na siya ng 303 million. So ganyan. Yan, kwan pa lang yan, ha? Mga two-star general lang ata yun. Eh, what more yung mga PNP chief, Armed Forces chief, secretary ng DPWH, secretary ng Bureau, commissioner ng Bureau of Customs. Palaki ng palaki yan. Kasama rin kung regional director ka ng PNP. Pabaon yan ang tawag. Saan nila kinukuha yung pera, sir? Di ba sa taong bayan lang din? Hindi, not necessarily. For example, sa PNP, edi mag-ambag-ambag yung mga drug lord, wetting lord, gambling lord, pati yung mga nightclub na nagpapakita ng mga bolts yun na bawal dapat dito, meron yun na contribution. Pati yung mga negosyante na ginagatasan nila, meron rin yung contribution. Yung mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax. Kaya yung mga negosyante nang gagatas din. Oo, ganun rin. It's a vicious cycle. Kaya hindi natin ang kwa natin, Arlene, if nothing happens until the birth nitong si Delbo, although kung ako si Marcos, nung inamin ni Delbo na sabi niya, hindi ako natatakot dyan kay Kibuloy, wala akong kwan dyan, parang utang na loob. Pero sabi niya, kilala, close kami, ka-birthday kami, tuwing birthday, hindi na ako gumagasta kasi doon ako nakiki-birthday sa kingdom kay Kibuloy. So kung ako kay Marcos, tinanggal ko na yun, hindi ko nahintayin ng 25. Kaya tayo siguro, nakikita ko sa atin, Arlene, at yung mga subscribers natin nagtatanong, kailan ba may mangyari? Sa tingin ko, ang pag-asa na lang natin yung next regional director kung hindi pa yun makorrupt ni Kibuloy. Kasi parang wala tayong pag-asa sa tulad ng sinabi mo. Okay, nagpakita sila ng gilas na inaresto habang may bail. Bakit ngayon na walang bail saka hindi walang ginagawa para arestuhin si Kibuloy or yung limang co-accused? So ang pag-asa na lang natin dyan siguro na o by automatic upon retirement age, sa birthday niya, magre-retire na itong si General Alden Delbo. And then syempre, ma-assign na bagong general dyan. Siguro dyan na lang pag-asa natin na hopefully, magpakitang gilas itong bagong general. Wow, that's so sad. No, so sad, but true. But true. Natatawa ka, no? Nasa-shock ka, no? Salamat. Nasa-shock ka. Alam mo, sir, napasalamat ako at si Kibuloy ay may kaso dito sa US. Kasi kung yung batas diyan sa Pilipinas, ang kasahan, marag walang mangyayari talaga. Wala talaga, Arlene. Wala. Oo. Biro mo, General, wow. Proud pa na ka-birthday niya si Kibuloy. Siya pa nangahabol kay Kibuloy. Nga. Alam mo, sir, sa totoo lang, nung nandoon ako kay Kibuloy, kapag ka merong tumatawag na bibisita doon, katulad ng mga generals o kaya ng mga politicians, may mga ano yan, nagpre-prepare kami ng mga envelope na may mga lamang pera. Oo, tapos pagka bago sila umaalis, inaabot na namin yan sa kanila. Mm. So, Yung envelope, yung pwede kasha mga 200, 300,000. Hindi yung maliit lang na envelope na mga 200,000 lang makasha. Yung malalaking envelope siguro, yung Manila envelope. Manila envelope. Yes. O kaya ng 1 million yun. Ganun po. Hmm. Kasi yung pera noon, dyan kay Kibuloy, mabilis ang pasok ng pera. Hmm. Imagine ang dami niyang mga workers nung time na yun na nasa iba't ibang lugar sa buong mundo. Oo. At doon nagpapadala ng pera. So, very easy yung money. Kaya wala sa kanya yon kapag ka nagbibigay sa mga politicians o kaya mga generals dyan sa Pilipinas. Arlene, meron pala nagtanong dyan sa kwan mo, sa vlog mo. Hindi ko na nakita yung pangalan eh. Ano ba daw yung academic one ni Kibuloy? Anong tinapos niya? Kasi
Tulad ng sinasabi mo ngayon, madali-madali ang pera. Eh napaka-financial genius siya pala. Ano bang tinapos ni Kibuloy? Ang natapos ni Kibuloy, sa pagkakaalam ko, ay high school lang po. High school graduate lang yan si Kibuloy. Ang galing, no? And then yung tatay niya, pastor. Pero yung mga nakapaligid po sa kanya na mga babae, very smart po. Ah, katulad yun. Si Ingrid Canada. Oh. Ang graduate yan ng commerce. Ah, kaya pala. Yung, kaya. Si Tessie Dandan, may natapos din yan. Mga Athenian yan eh. Nag-graduate yan sa Ateneo. Opo, yung mga Ateneo yan. De Davao. So, yung mga nakapunod sa kanya, may mga ano, may mga utak. Saka si Kibuloy, magaling kasi siyang magsalita, no? Very ano siya, charismatic si Kibuloy. Yeah. In fact, Arlene, I think mga 10 years ago, na-amuse ako sa kanya. Yung maganda yung kwan niya eh, yung delivery niya. Na papaminsan-minsan, lumalabas sa nag-scroll ako ng mga channel, lumalabas. Na-amuse ako eh, kumpara sa mga ibang protestant na, ibang mga, yes. Kwan siya eh, marunong siya magdala sa tao eh. Mm-hmm. Yes, yan yung ano niya, yan yung talent niya. Saka yung mga nakita po natin noon, lalong-lalo na yung kasama niya si former President Gloria Macapagal Arroyo na meron silang suot na mga gown. Oo. Tapos may mga medal-medal yung sa Singapore na ano na... Ah, Singapore pala yun? Na academy. Ano po yun? Yearly po yun na binabayaran niya yung doctorate niya. Doctorate for sale. Doctorate for sale. Na namukhang gago naman siya. Yun. Nagbabayad po sila yearly. Na tawag noon yung parang ano, parang membership doon sa ano sa university na yon. Para ang purpose kasi nila noon para maka-put up sila ng business doon sa Singapore kasi stricto yung Singapore eh. Nabooking sila kasi ang daming mga workers na nahuli na at saka lalo-lalo na nung lumabas na wanted si Kibuloy dito sa ano sa US, dumating din yung news doon sa Singapore. Kaya parang na-band na rin sila doon. Kaya yung mga doctorate degree ni Kibuloy, hindi po totoo yan. Ang dami magaling lang talaga si Kibuloy magpakunwari. Mm-hmm. Pati nga si former President Gloria Macapagal Arroyo, nabudol eh. Imagine may suot-suot. Oo nga. Baka gift niya yun kay sip-sip niya kay GMA, PGMA. Oo. Oo, nabudol. Kung sino-sino lang talaga binubudol ni Kibuloy, walang patawad. Grabe, no? So, high school lang po yan si Kibuloy. Sa parang ko siya na nakatapos, parang ko Tabato. Oh, yung mga ano pa niya, yung mga grades pa niya ay ano, mga atya pa. Hindi yan siya matalino pagdating sa school. Nakuha lang niya siguro sa tatay niya na preacher rin. Hindi ko kasi kabisado yung tatay niya. Yung mga kapatid niya, yun ang mga na-meet ko. Yung mga kapatid niyang mga lalaki, mga ano sila, mga pastor. They're okay. good people, yes. Mga mababait naman yung mga kapatid ni Kibuloy. Yung iba, wala talagang isa sa kapatid si Kibuloy na mga lalaki na nagpa-member o nagpa-baptize sa kanya. Ganun. So alam na nila na racket lang alam talaga. Nila, oo. Meron rin parang nasagip ako ng mga balita na parang sa pamilya nila nag-intermarriage sila mga magpinsan-pinsan. Yung ano po, yung nanay tsaka tatay ni Mang Canor magpinsang buo. Ah, kaya pala. Yung nanay niya si Maria ang pangalan, Sika. Pag kami tumatawag sa kanya, Sika ang tawag namin, parang nanay yan sa Kapampangan. Yung tatay niya, si Jose din ang pangalan. Magpinsang buo po sila, yes. Kaya yung mga ganyan yun, kung hindi may deformity ka, ganun ka.
May diferensya ka sa ulo. Parang ganun, kasi may kapatid naman si ano, si Kikuloy na babae na may ganun. Tsaka yung ano, yung mga pamangkin niya, yung iba sa mga pamangkin niya, may kulang din. May kulang, yes. Oo. So it, yes. So it's more likely. Tsaka yung ano, yung status ni ano ni Kibuloy, kung titignan natin in a psychological way. Yes. Ano siya? Oo, narcissist yung ano, yung standing niya, no? He think that he is above everybody. Tsaka yung kailangan, parang yung narcissist kasi, parang ano siya eh, parang isang bata, parang 6 years old na na-stuck sa adult body. Yeah, kaya yeah. Kaya nagtatakpan tantrum yan si ano, si Kibuloy, kahit yung audio na pinalabas niya. Oo, diba? Grabe, oo. Oh. Instead of, oo, diba, parang bata yung, talaga, oo. It's not beneficial for him kasi nagtatantrum siya, hindi na niya iniisip na kung anong sinasabi niya. It's not for his good. Hindi na normal ang pag-iisip. Hindi normal, oo. Oo. So ganun yung ano, yung sitwasyon. Kaya siguro yung may effect talaga pagka magpinsan o magkapatid yung ano, yung mag-aasawahan. No. Arlene, you also blogged before na yung mga babae na nire-rape niya, pinapa-abort niya kung nabubuntis, ganun? Yung mga nabubuntis po sa loob, either nabuntis ni Kibuloy o kaya yung ibang mga workers na babae na may mga na-rape po kasi din sa labas, no? Kapag yung mga workers na babae nagtitinda o kaya nagsusolicit, no, yung iba sa kanila nare-rape. Okay. At nabuntis sila, oo, pinapa-abort po lahat 'yan. Wala pong ano, wala pong tawag nito, yung ilalabas yung bata. May ilan yung mga Canada, yon exempted sila sa ganyan, yung mga pamilya ng mga Canada, so, saka yung Madana, yung kapatid ni Salinas na may pamilya doon. Sila, pwede silang manganak. Pero yung ibang mga workers, mga pastoral o kaya ibang ordinary na workers na hindi hindi malapit sa kaldero, talagang hindi sila pwede na magkaanak. So, yes. Is it safe to say may mga anak si Kibuloy? Sa alam ko po, pagkakaalam ko, wala siyang anak na we recognize na anak niya. Wala. So ano, may diferensya siya or ayaw talaga niya magkaanak or pinapa-abort niya? Hindi ko po masabi na may diferensya siya kasi hindi ko ibig sabihin na wala talaga siyang anak. Wala lang at tayong personal niya. Knowledge na in-acknowledge niya na anak niya, na may anak siya. Kasi, but that doesn't mean na wala siyang anak. So presumably, baka marami hindi lang niya in-acknowledge. Oo. Baka tinalo pa niya si Senator Revilla na 80 ang anak. The late Senator. Oo, pero santo pa siya compare kay Kibuloy. iba talaga. ay. So kuan na, thank you very much, Arlene, ha? Siguro kuan na tayo, okay na tayo. Till yes, next time, sir. Thank you din. Thank you. Oo, sa mga followers natin, no, na late na, yes na pumunta dito, bumisita sa aming bahay. Mm-hmm. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe our channel sa Blood channel. Bloodcaster, no, Armandine. Yes. Bloodcaster. Oo, kay Sir Arman. Please subscribe po para updated po tayo. Itong channel na to, Sir, ang plano ko talaga nito pagkatapos na makuha na to si Kibuloy, dito po lalabas yung mga victims ni Kibuloy, yung mga pastoral. Yun, oo. Gusto po nila na yung stories nila sa kanila mismo maririnig ng tao.
Kasi yung nangyari doon sa Senate, ano lang, glimpse lang ng kanilang mga story ang naipalabas. No? Yun, yun. Kaya itong channel na ito, gagamitin po ito para sa mga survivors ni Kibuloy. Yun, so, iimbitahan ko po sila dito na yung stories po nila, sila mismo ang masishare. Actually, Arlene, meron nagtanong sa comment section na kailan ba isama ni Arlene yung ibang mga KOJC members na mag-collab rin sa channel niya. So, there you have it. Sinagot na ni Arlene. Yes. Antayin po natin na makuha na muna si Kibuloy at matapos yung investigation, at least sa Senate. Kasi yun, yung iba na mga ano, mga survivors, hindi naman sila kasali sa kaso dito sa US. So, they are free to you know, to tell their, to share their stories. Pero yung mga nandito sa US na include sila sa kaso dito, hindi muna sila pwedeng ano, i-reveal namin kung sino man sila. So lalo na yung hindi ka na, wala kang idea kung kailan magre-resume yung hearing sa Senado. Wala pa pong definite na ano na date. Pero meron pa pong isa bago mag-reporting. Okay. Yun naman po ay napaghandaan na, ready na. Siguro inaantay na lang talaga na makuha si Kibuloy para maharap talaga si Kibuloy sa hearing. Kasi yung ano natin, yung susunod na mga testigo, parang yun na ang mag-conclude sa mga ginagawa ni Mang Canor. Kaya excited kami yun, na maharap na ito si Kibuloy. Kasi mag-resume on recess yung Senate ngayon at in Congress, babalik sila end of the month. So siguro, well, it's safe to say, mga Mayo yan. Mga Mayo. Siguro either po. Either in start of May or Mapuli, middle of May. Nasa custody na rin si Mang Canor. Oo. Sa time na yan. Kaya pag-asa natin yung bago na lang regional director dyan sa Davao. Yung hindi ka birthday ni Kibuloy. sa lahat ng regional director, yung ka-birthday pa. So Arlene, 12 na dito. 12, magla-lunch na tayo and we invite other subscribers natin. And please also subscribe to the New Beginnings channel and also the Vlogcaster channel. Tuloy ang laban natin at mas na-excite ako na mahuli na si Kibuloy at marinig natin yung ibang, ilalabas sila dyan sa'yo, Arlene, kahit walang nakapiring o ano, ganun, okay lang. Yes po, okay. Lalo na sa Amerika na, no? Yes. Sa Amerika na. O, sige. So, we'll tell you kung kailan kami ulit. Maraming masaya na tuloy-tuloy na daw collaboration natin. Kaya po, sir, salamat po talaga ng marami. Salamat po sa mga subscriber, no, sa mga nandito, nag-aabang at talagang tinapos yung program. Maraming po salamat. At hopefully po, yung magkaroon po tayo ng, di ba Friday na dyan sa inyo, sir? Friday. Yes. Happy Friday sa lahat, no? Happy weekend. Yes. And Arlene, thank you very much. Ikaw nag-invite sa akin dito, eh. Pero ako, taga-tanong na lang ako, siyempre, kung ano man natin yan, background natin yan na naging reporter tayo noon. And thank you very much for all the very relevant information you gave everyone. Guys, si Arlene, she is risking her life. She is spending her time. Alam nyo naman, si Arlene, professional yan sa Amerika. She is spending dollar. Ha? For this cause. Pareho kami. I would rather spend time for my business. Si Arlene rin for her professional work dyan. So, wag natin, let's not put it all to waste. Please share this blog and spread her advocacy. And more especially, join her by subscribing to the New Beginnings, Arlene Stone blog, and also the blogcaster Armandine blog. Thank you, Arlene. Yeah, salamat po, sir. Good day po sa good lahat. Good day sa bye-bye. Lahat. Bye-bye.
Hi guys! Yun, narinig nyo. Another beautiful and very eye-opening vlog namin ni Arlene. Thank you very much sa lahat na nanood. Nakita niyo naman na tuloy-tuloy pa rin si Vat. Yun lang, hindi na tayo yung may schedule talaga. Kanina umaga 7 o'clock, wala tayo. Ngayon rin 12, wala tayong schedule post. At mamaya siguro 7, wala rin. So, pero tuloy-tuloy tayo, mga 1 to 2 posts a day. Pero tuloy-tuloy ang laban natin. Hindi na sa dami ng posts idadaanan natin ito, kundi sa quality posts. So, tulad nito. Pipiliin na lang natin yung big issues to discuss. So, thank you very much for watching. And habang nagla-live kami ni Arlene, we thank Verlis Wandering for the support to the VAT team at si Bol Vincent Lim and everyone else. Like I said kanina, please don't forget to share this vlog and to friends and relatives, lalo na yung ang dami information binigay ni Arlene. So sayang naman ang effort ni Arlene to invite us as guests kung hindi natin i-share ito, and to ask friends and relatives to support the cause ng mga biktima ni Kibuloy by asking your friends to subscribe to her channel and to the VAT channel as well. So guys, 12 o'clock na, magla-lunch na si VAT. Thank you very much for watching and see you in my next vlog. Please press that bell button para ma-notify kayo ni YouTube kung kailan meron tayo live vlog again. Thank you very much and advance happy weekend, everyone.